Mga bata, di ba't paborito natin pet ang mga aso? Halos lahat na yata ng pamilyang Pinoy ay may alagang aso. Hindi ka lang may alaga, may tagapagbantay ka pa ng bahay. At dahil nakasanayan natin kasama ang mga aso sa bahay, ay nakakalimutan natin dapat din tayong maging maingat dito. Araw-araw, napakadaming nagpupunta sa ospital o klinika dahil sa kagat ng aso. Hindi ako nabibiro gaano ba kadelikado ang kagat ng aso. At nagpapa-injection tayo dahil dito. Ano ang dapat nating gawin kapag nakagat tayo ng aso? Sundan natin ang kwento ni Janela at ang alaga niyang si Bruna. Nang manganak ang aso nilang si Queenie, wala nang inatupad ang magkakapatid, Arvin, Gio at Janela, kundi silipin ang mga tuta nito. Sabik na silang magkalaro ang mga tuta, nagsipili pa sila ng kanilang paborito. Hindi nagtagal, pinamigay ni Mommy Grace ang 3 sa 6 na tuta sa mga kamag-anak na nangihingi ng mga ito. Itinira na lang ang 3 paborito ng mga bata. Bronzo ang ipapangalan ko sa iyo, sabi ni Kuya Arvin sa asong maikli ang buntot. Ikaw naman ay tatawagin kong si Matar, sabi ni Kuya Gio sa asong puno ng batik ang katawan. Bruna ang ipapangalan ko sa iyo, ikaw ang babaeng Bruno. Nangingiting sabi ni Janela sa tutang may tagting itim sa kanang tenga. Kahol ni Bruna sa tuwing sumasang ayon. Mula noon, tuwing Sabado at Linggo, maghapang kalaro ni Janela si Bruna. Pagkagaling naman ni Janela sa eskwelahan, si Bruno agad ang hinahanap niya. Diretso siya dito kahit hindi pa nagpapalit ng damit ng tambahay. Dahil sa alagang tuta, pati ang pag-aaral ni Janela ay napapabayaan. Minsan, habang kumakain si Bruna ay pinakailaman nito ni Janela. Basta na lang itong hinaltak mula sa kinakainang mangkok. Biglang nagwala ang tuta, galit at waring mga ngagat. Arf! 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 Nagulat si Janela at binitawan ang tuta. Buti na lang at nandun ang lola netingin niya. Bruna, Bruna! Saway nito sa tuta. Agad niyakap ni Lola Leti ang apong nanginginig pa. Isang araw, gaya ng nakagawian, pagkagaling ni Janela sa eskwelahan, ay si Bruna agad ang hinahanap niya. Bilis, Bruna! Habulin mo ako! Iyaw ni Janela. Arf! 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 At nilundagan ang binti ni Janela. Tawa ng tawa si Janela. Kumuha si Janela ng panyong pula at iwinagbagto sa harap ng aso. Nang anyong kakagatin ni Bruna ang panyo, tumakbo papalayo si Janela. Gigil na gigil namang humabol si Bruna. Nabigla si Janela sa sumunod na nangyari. Nang lundagin siya ni Bruna, aksidenteng dumikit ang panging nito sa kanyang balat. Aray! Ano yun? Nakita ni Janela na may dugo sa kanyang binti. Natakot siya bigla nang baka pagalitan siya ng
mami at daddy niya. Agad niyang pinuntahan ang dalawa niyang kapatid sa kwarto. Nakagat ako ni Bruna, napapaiyak na si Janela. Patingin! Naku, parang malalim ang kagat. Ah, sabi ni Kuya Arvin, sasabihin ko ba kay Malakala mami at daddy? Kinakabahang tanong ni Janela. Naku, wag! Baka mapagalitan tayo, baka pagbawalan na tayong makipaglaro sa mga tuta. Sagot ni Kuya Gio. Mali yun, Gio. Agaw naman ni Kuya Arvin. Janela, dapat natin ito sabihin sa kanila, mami. May sugat ka. Sabi ng teacher ko, delikado daw ang kagat ng aso dahil baka may rabies. Pinapagalitan si Janela. Tiyak, damay tayong dalawa. Maktol ni Kuya Gio. Talagang ganun, hindi naman yung kasalanan na basta siyang nakagat ni Luna. Sagot naman ni Kuya Arvin. Napagpasihan nila na sabihin sa kanilang mga magulang ang nangyari. Sinamahan nila Kuya Arvin at Kuya Gio si Janela. Ha? Nakagat ka ni Bruna? Nabigla si Mami Grace as sa narinig. Sige, ako na pahala sa sugat mo, Janela. Huwag ka na umiyak, anak. Nagmamadaling hinugasan at sinubo ni Mami Grace ang sugat habang nakatapat sa dumadaloy na tubig sa gripo. Nang malagyan ng gasa ang sugat, dinala nila ito sa klinika. Tinanong ni Dr. Bunyi kung alaga o asong kalye ang nangagat. Alaga po naming pet dog, tugon ni Mami Grace. Inalam din ni Dr. Bunyi kung biniro ba ni Janela ang tuta bago siya kinagat o basta na lang ito nangagat. Nakikipaghabulan po si Janela sa tuta nang bigla itong nangagat, sagot naman ni Mami Grace. Matapos linisin ni Dr. Bunyi ang sugat, pinayuhan na sila sa karaniwang kagat ng aso. Kadalasang itinatali o kinukulong ang aso at inoobserbahan ito sa loob ng 10 araw. Kung makikita ang pagbabago sa aso, halimbawa, maging mabangis ito o matamlay, dapat iniksyonan agad ng anti-rabies ang pasyente. Ngunit iba po ang tuta. Hindi ito nagiging ulol o mabangis kagaya ng malalaking aso. Ang tutang may rabies ay karaniwang makukulit, ngunit mahirap makita ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang kakulitan ng mga tuta. Ah, ganun pala. Ano po mabuting gawin, Doc? Tanong ni Daddy Owen. Obserbahan na lang natin sa loob ng 10 araw. Pag hindi ito namatay, walang rabies ang tuta. Hindi na kailanganin ang ineksyon kontra rabies. Pero kailangan pa rin ineksyonan ngayon si Janela para sa tetanus. Medyo malalim kasi ang sugat mula sa kagat ng aso. Naikwento tuloy ni Dr. Bunyi ang isa niyang pasyente. Noong makagat ng aso ang pasyente kong si Buboy, binaliwala ito ng mga magulang niya. Kagat lang daw kasi ito ng aso. Pinayuhan kong magpa-injection para sa rabies pero hindi na sila bumalik. Pagkalipos ng isang buwan, may napansin silang kakaiba kay Buboy. Ayaw niyang magpahangin sa electric fan at ayaw din maligo. Takot mabasa ng tubig. Nang dinala siya sa akin, huli na, may rabies na siya. Kaya pinakonfine ko sa ospital. Dr. Bunyi, ano po ba ang rabies? Tanong ni Janela. Microbe yung virus na ubod ng baksik, paliwanag ni Dr. Bunyi. Kapag nakapasok ito sa katawan ng aso at umabot sa utak, nauulol ang aso. Kapag nakagat naman ng isang asong may rabies ang tao, papasok ang virus sa katawan niya at maglalakbay papuro ng utak. Kapag nakarating sa utak ang rabies, mauulol ang tao at mamamatay. Eh, bakit po natakot si Buboy sa tubig at hangin? Tanong ni Mami Grace. Dahil nahihirapan siyang huminga kapag ang pasyenteng may rabies ay mahanginan o mabasa ng tubig, reaksyon ng katawan niyang sarahan ang
daanan ng hangin patungo sa kanyang baga. Nakakamatay po talaga ang rabies? Tanong ni Daddy Ruel. Oo, kapag nakarating na sa utak ang virus na ito, nakakamatay talaga. Kaya binabakuhan na namin ang kagat ng aso para hindi na makarating sa utak ang rabies. Sa kaso ni Buboy ay namatay ito dahil sa rabies. Hinila ni Janela ang braso ng mami niya. Mami, ayoko po mangyari yung nangyari kay Buboy. Kaya nga, tayo ay magpapabakuna na. Kung makita natin ang sintomas ng rabies kay Luna, sagot ni Mami Grace. Pero ngayon, kailangan mo pa ding magpa-injection laban sa tetanus. Dahil nga may kalaliman ang kagat ni Bruna sa'yo. Marahang tumango si Janela. Ipinikit na lang niya ang kanyang mata para hindi niya makita ang karayang ng injection. Janela, ano gusto mo paglaki? Tinanong ni Dr. Bunyi. Gusto ko pong maging doktor ng mga pets. Isang veterinaryo. Matatapang ang mga veterinaryo. Matapang ka din ba? Tumungo pa si Janela sa tanong nang biglang nilagyan ni Dr. Bunyi ng bulak ang pinag-iniksyonan sa balikat ni Janela. Ang tapang pala ni Janela, hindi man umiyak. Humanga, sabi ni Dr. Bunyi. Kaya may regalo ko para sa'yo, isang stuffed toy na aso. Para magamot natin ng maayos ang sugat, dapat po palang pabakunahan ang mga tuta, sabi ni Kuya Arvin. Oo, para ligtas sila sa mikrobiyong rabies. Kaya bukas na bukas din tayong pupunta sa klinika sa kanto kay Dr. SP. O sige, uunahin ko muna, bigyan ng bakuna si Matar at Bronson. Puwera muna si Bunga. Kasi kailangan muna siyang obserbahan sa loob ng 10 araw. Kung walang mangyayari mong masama kay Buna, ibalik nyo ito sa akin para pabukunahan. Mula noon, araw-araw nilang tinitignan kung may pagbabago kay Buna. Pagising sa umaga, agad nila itong pinupuntahan sa kanyang kulungan. Inoobserbahan ang bawat galaw nito. May gana itong kumain o kung masigla ito o malungkot. Sa eskwelahan naman, napansin ng teacher ni Janela na matataas na ang mga grado nila sa exam. 10 araw na ang nakalipas simula ng makagat ni Bruna si Janela. Buhay pa rin si Bruna at masigla. Ibig sabihin ay ligtas na siya. Oo anak, ligtas ka na din sa rabies. Salamat sa Diyos! Nakahinga ng maluwag si Mami Grace. At napatili si Janela. Nagmamadaling nilang nilabas si Bruna papunta kay Dr. SP upang magpabakuna. O mga bata, ngayon may alam na tayo sa tungkol sa mga tamang pag-aalaga sa ating mga alagang aso. Alam na din natin na ang tamang gawin kapag nakagat tayo ng aso. At dito na po nagtatapos ang aking kwento.